Good afternoon, everyone. Welcome to our post-game press conference. We have here head coach Shaq De Los Santos and Sergeant Jovelin Gonzaga here, the Sigma HD Spikers who won in straight sets against Foreign Fresh. Coach, congratulations on this victory. Malaking bounce back win after the Holy Week break. Anong masasabi mo sa naging performance? Siyempre, sobrang happy and thankful. Kasi yung mga pinaghirapan talaga namin before Holy Week and after Holy Week talagang na-apply namin ng maayos. I think ang isang challenge lang sa amin is paano namin siya ma-maintain the whole game. And sobrang proud sa team kasi kinumit talaga nila yung sarili nila para makapag-perform na maayos. Especially Job din, grabe yung leadership niya kanina sa loob ng court. Maririnig naman natin yung sa communication and then sa performance talaga. So yun. Okay na. Thank you, Coach. And for Job, before the Holy Week break, naka 20 plus points ka rin against him and now 17 points. Paano mo lang binamaintain yung consistency coming into this match after the break? Naisip ko kasi na the rest of our games, very crucial na talaga. So hindi na kami maka-afford ng talo. So naka-mindset ako, minindset ko talaga sa sarili ko na kailangan ko maging consistent kasi kailangan talaga ako ng team. So, alam, and today's game, alam ko talaga na magpe-prepare talaga ang Farm Fresh. And lahat ng team demand, wala ka lang talaga dapat asi-asihin o ano man kasi lahat. So, hindi ka dapat maging complacent. So, all throughout sa mga days, even nag-Holy Week, nag-reflect talaga ako in all kasi kailangan ko ng team. So, sana Lord. Pero magbe-best effort talaga ako sa mga susunod pa lang. Thank you. Before I submit my question. Coach and Jokas, alam naman natin di basta-basta yung Farm Fresh. Yeah. Siguro ano lang kung nag-work sa inyo, maybe nakuha niyo pa ng ito. I think yung eagerness talaga namin na makuha tong game na ito, number one yun. Kasi talagang naka-mindset kami na kailangan maipanalo namin siya. Kailangan lang, like kanina before mag-start, sinabi ko lang talaga sa kanila na kailangan ma-execute lang na maayos yung mga pinaghanda namin. And wala dapat hesitation or doubt sa mga gagawin. So, yun. Yeah. Coach, we'd like to ask ng po and to emphasize yung kahalaga ng maturity ng players going against sa young team ng Farm Fresh. Siguro paano nyo hinold ito sa advantage nyo playing in a dominant win tsaka dominant fashion? Siguro yan ang siguro advantage talaga din kami dun sa yung maturity ng team and sa players kasi individual yung talagang mga senior player na rin naman yung mga players namin and kailangan lang talaga namin ma-maintain yung magandang performance and then yung condition talaga isa yun sa iniingatan namin at inaalagaan namin at the same time ini-improve talaga kasi syempre sa training hindi rin naman pwedeng maging petics yung gagawin namin so talaga kailangan mabalance namin lahat so sobrang proud ako sa team kasi talagang na-maximize namin kung ano yung strength namin. And siguro dun sa performance nung Farm Fresh kasi minamindset din namin talaga na alam namin makikipag-ugbugan talaga sila. So siguro mas na-maximize namin talaga number one yung serve namin. Serve and then receive and then at the same time yung transition from defense to attack namin. So yun, ang ganda ng improvement. Coach, siguro tagtag na lang. Parang lagi mong nabanggit before sa mga interview na may problem kayo sa closing out ng game. Yun na evident naman sa previous match. Ngayon, anong masasabi niyo sa pag-close out niyo? Maganda yung improvement namin kasi all throughout talagang lamang kami. Naging close lang yung score. Siguro ito mid-ba? Third set. But ang good thing is nag-pull away. Yung kagustuhan din talaga ng players namin kasi lagi rin namin ina-emphasize sa kanila na kaya pwede kami magbigay talaga ng instruction pero at the same time kayo talaga yung gagalaw, kayo talaga yung pupukpok, kayo talaga yung pwedeng tumapos dyan na naka-mindset na talagang kahit ilang points yung kailangan, laging 1 point at a time pero grabe talaga dapat yung e-effort mo para makuha mo yung 1 point na yun. Sa kay Job naman, sa previous interviews ni Don Makandili, nabanggit niya na ikaw yung parang yung hinihingan niya ng advice ng ikaw personally, paano mo ine-embrace tong leadership role dito sa Signal? Ang leadership, actually, sa mga siguro nahasa na rin ako sa Army, pero hindi talaga ako ganun ka-vocal.
unlike kay Rachel and Bakit. Yeah. So, every time na magkasama kami sa loob ng court kasi, alam ko si Rachel ang taga-calma, yung taga-relax. Ako, tatrabaho lang talaga ako. But this time, kailangan ko rin mag-step up. Kasi kailangan ko tulungan si Cez. And knowing Cez, very tahimik din yun. And biglang transition as a team captain. So, ang magat din ang responsibility niya. And ako, bilang matagal na rin naglalaro, kailangan ko, yun nga, yung kailangan ko talaga mag-step up para si team. Kasi meron kaming goal eh. And kailangan namin talagang i-embrace yung responsibility na yun para din mas maging magaan din konti sa trabaho ng coaching staff kasi ang dami din nilang kinakargo sa personal din nila and yung cargo na nangyayari sa team. So, kailangan namin mag-step up talaga. Coach, gano'n na lang kalaki na meron kang job na tumutulong sa pag- Huwag mo nang bulayin, Coach. I think simula nung ni-establish kasi yung team signal. And first time na nakuha si Joe. Parang hindi magiging normal na wala siya or part ng team kasi yun talaga yung nabuo ng signal. So think sobrang okay para sa amin. Not only dun sa skills or whatsoever na meron siya, pero yung leadership niya kasi importante lahat sa importante yun sa lahat ng team. And para sa amin, siyempre, iba pa rin talaga pag kumilos siya ng, alam mo yun, bilang leader, bilang ate na rin sa team, and at the same time, experience, grabe, indoor and outdoor. So, ang dami naming dapat ipagpasalamat. And ang kailangan lang din namin siguro na maibalik yung job is yung paano rin talaga namin siya ma-recover ng maayos. Kasi, yun talaga yung pinaka-importante pagdating ng recovery and pagdating mismo sa game, doon siya mas kailangan. So, yeah, yun lang naman yung sa side. Coach, pagdating naman sa, kasi diktikan na rin yung Final Four race. Yeah. Yung next game nyo, Cherry Tigo, tapos susunod ata Petrogas, PLDT. PLDT, yeah. Puro so, mga contenders, Coach. Yes, ano yung approach nyo heading doon sa mga susunod na game? Think number one yun, pagbubutan namin ulit ito, itong panalo namin today, napakalaking bagay sa amin to. Kumbaga yung mga naisip namin na mga, to be honest, yung mga negative na pumapasok sa mind namin before, after nung game namin, last game. So, ngayon, iba na ulit, another opportunity na magpalakas ulit, magpagaling, and siguro one game at a time lang. And yeah, babalas lang namin. May 1 week kaming 6 days na time para maghanda sa Cherry. And knowing Cherry, ang ganda rin ng run nila. So, yung respect talaga na ibibigay namin sa kanila or sa mga susunod naming games, sobrang taas. So, hindi talaga kami pwedeng magpabaya. And pare-parehas lang din kami talaga ng standing. So, I think magkakatalo dito sa performance na lang talaga sa mismong game and paano magpe-prepare. Kasi skills wise lahat talagang quality naman lahat talagang mindset na lang and talagang yung eagerness mo na talaga na makipagbakbakan sa mismong game. So yun. Thank you. Thank you, Coach. Thank you. Thank you. Thank you.